Boruto ganap na ngang mas malakas kaysa kay Sasuke, Naruto at Jigen? Jubic Law Grimes nitong si Code, bakit may Rinnegan? Boruto master na nga ng Kenjutsu na tinuro sa kanya ni Sasuke at meron pa ngang bagong overpowered Rasengan na tinawag niyang Uzuhiko. Andito na nga ang spoilers para sa chapter 2 ng Boruto 2 Blue Vortex. May mga nakuha nga tayong scans at summaries. Kaya bago tayo magsimula, pakipindot nga muna ng like, follow and subscribe para updated ka. So sa unang leaked scan nga na ating nakuha guys, makikita nga natin dito si Boruto. Kasama niya nga dito sa Sarada at ang kalaban nga nila dito ay si Code at ang Claw Grimes na gawa nga sa Ten Tails. Base nga sa summary na nabasa ko guys, sinasabi nga dito ni Boruto na dapat nga daw itigil na nitong si Code ang pagsugod sa Konoha gamit itong mga Jubi Monsters o mga Claw Grimes na to. Dahil mukhang alam nga nitong si Boruto na sooner or later nga magkakaroon nga ng sitwasyon na kung saan dito nga hindi magagawang makontrol nitong si Code ang mga Claw Grimes. O di kaya tuluyang mawawalan ng kontrol itong si Code sa mga to. At kung mangyari nga ito guys, sobrang laking gulo nga ang idudulot nito sa buong mundo. Maari nga nagamit yung Fate Seeing Byakugan nitong si Boruto nakita nga niya yung mangyayari sa hinaharap nitong si Code. At dito nga gusto niya itong maiwasan. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito nga yung kakayahan nitong si Boruto na makita ang hinaharap ng isang tao na tititigan niya. Ito nga ay namana niya mula sa abilidad ni Momoshiki. Pero yung malupit nga dito guys ay bukod nga dito sa warning nitong si Boruto, nagbigay pa nga siya ng isang matindihang death threat towards kay Code. Quote ko yung sinabi niya, "Retreat these monsters and I will spare your life." Sobrang cold-blooded na nga dito ni Boruto guys sa timeskip at kitang-kita naman yung confidence dito ni Boruto at mukhang talagang kaya niyang patayin si Code nang walang kahirap-hirap. Sa isang scan nga dito guys, nabanggit nga din itong si Boruto na it is easy to kill you, Code. Matindi nga yung mga banat dito ni Boruto guys at mukhang ang totoo na kaya nga niyang patayin dito si Code nang walang kahirap-hirap. At remember, it is stated that itong si Code nga mas malakas pa kaysa kay Jigen. Yung Jigen nga na nagawang talunin si Naruto na may Kurama at Sasuke na may Rinnegan at Susanoo ng sabay. Ibig sabihin na nga lang nito guys sa itong si Boruto nga hindi lang mas malakas pa sa pinagsamang full powered Naruto at Sasuke kundi nga kahit mismo kay Jigen. At mukhang nasa Ishiki at Baryon mode level na nga yung lakas nitong si Boruto sa kasalukuyan. Pero hindi pa nga tayo sure kung hanggang dyan lang talaga yung lakas nitong si Boruto dahil mukhang katiting pa nga lang ng lakas niya yung ipinakita niya dito sa chapter na to. Well, balik nga tayo sa pag-uusap nga nitong si Code at Boruto sa chapter na to makikita nga natin na mukhang sobrang daming ang alam nitong si Boruto tungkol sa Jubi o Ten Tails. Hindi nga daw alam ni Code kung ano yung terror na idinulot nitong Ten Tails noong 4th Great Ninja War. Normally nga daw ang mga Ten Tails mga mindless monsters na papatayin at kakainin ng kahit sino hanggang sa makatagpo sila ng Otsutsuki na kanilang i-absorb. Para nga tumubo sila bilang God 3 na magbubunga nga ng chakra fruit. Pero dahil nga daw sa ginawa nitong si Code sa Ten Tails, iba na nga daw yung magiging proseso at pangyayari, sabi nitong si Boruto. Hindi nga nabanggit nitong si Boruto kung ano yung mga pagbabago sa Ten Tails, pero nagsuggest nga dito si Boruto na magtulungan sila ni Code para maibalik itong mga Claw Grimes sa dimensyon ng Ten Tails at dalin din dito si Boruto sa lokasyon ng Ten Tails. Hindi natin alam kung ano yung gagawin ni Boruto sa Ten Tails, pero gusto nga niyang makita to. Pero dahil ayaw ngang makipag-usap at makipag-cooperate nitong si Code, dahil ang gusto nga niyang gawin ay patayin lang si Boruto, napilitan nga dito si Boruto na patayin na lang si Code. Hindi ko nga alam kung bakit yung pagsasalita dito ni Boruto tungkol sa kaalaman niya tungkol sa Jubi o Ten Tails ay base mismo sa experience niya, dahil kung makikita nga natin dito si Boruto ay buo yung confidence niya sa mga sinasabi niya, na parabang galing talaga sa experience yung mga sinasabi niya. Kaya nga nakakapagtaka, nasaksihan nga kaya ni Boruto yung nakaraan gamit ang Jogan abilities? O pumunta nga ba sila ni Sasuke sa nakaraan during the time skip para makita ni Boruto ang mga pangyayari sa nakaraan? O kinuwento nga lang talaga kaya ni Sasuke yung lahat ng pangyayari sa panahon nila ni Naruto? Well, pwede natin pag-usapan yan sa mga susunod na video. Pero ang isa nga din sa mga nakakatuwa yet nakakasurpresang bagay para sa karamihan, itong mga Claw Grimes nga ni Code. Na foreshadow nga sa chapter 60s at 70s ng Boruto manga part 1 na meron niyang iba't ibang klaseng Claw Grimes itong si Code. Mukhang may mga low ranking o may hina at may mga malalaki o malalakas na uri nga ng Claw Grimes itong si Code. At dito nga sa chapter 2 mukhang nakita nga natin yung isa sa mga high ranking na Claw Grimes dito or at least middle rank. Ito nga guys yung Claw Grimes na merong Rinnegan. Oo, may Rinnegan. Ito nga yung Claw Grimes na makakalaban ni Kawaki sa chapter na to. Hindi nga natin alam kung kayang gamitin itong Claw Grimes na to yung Rinnegan abilities. Pero I think kung magagawa ngang kontrolin ni Code itong mga Claw Grimes tulad ng pagkontrol noon ni Obito at Madara sa Ten Tails noong 4th Great Ninja War, posible nga na makontrol nitong si Code yung iba't ibang abilities ng Rinnegan using the Claw Grimes. Pero again, this chapter nga wala pa ring appearance si Sasuke.
Pero sa tingin ko nga ay nagkaroon nga ng foreshadowing dito na mukhang ang next chapter o susunod pang chapter ay mapag-uusapan nga dito ni Sarada at Boruto kung ano nga ba yung kalagayan ni Sasuke at nasaan na nga ba si Sasuke. Dahil sinabi nga dito ni Boruto kay Sarada na let us talk later, for now survive. Meaning sa mga susunod na chapter ay magkakasama nga ulit itong si Boruto at Sarada at dito nga ay makakapag-usap sila tungkol sa mga bagay-bagay at pangyayari na nangyari during the time skip na hindi natin alam probably. Dito nga sa chapter 2 guys ay makikita nga natin yung bagong skills na natutunan itong si Boruto sa training niya under kay Sasuke. Una na nga dito ang Kenjutsu o Sword Art. At mukhang na-master na nga ni Boruto or at the same level na nga itong si Boruto sa galing ni Sasuke pagdating sa Kenjutsu. Dahil kung makikita nga natin sa chapter na to guys, ay binasic at wala nga kahirap-hirap na dinurog nitong si Boruto yung 5 or 6 na claw grimes at kahit isang pawis nga ay walang ipinatak dito si Boruto. And lastly, ito na nga siguro guys yung pinaka-hype moment dito sa spoiler video na to. Dito nga sa huling part ng chapter 2 ay mukhang nagkaroon nga ng matinding pabitin dito si Kishimoto Sensei. So diba dahil nga kanina ay in-explain ko naman na ayaw ngang makipag-usap nitong si Code kay Boruto at ayaw makipagtulungan. Na nagresulta nga sa desisyon dito ni Boruto na labanan nitong si Code. Ibig sabihin nga ay next chapter ay magpo-focus yung chapter sa laban ng dalawa. Well, dito nga ay magsisimula na yung laban ni Boruto at Code. Dito nga natin makikita yung tunay na lakas ni Boruto laban sa isang opponent na katulad nitong si Code na isa ring God or Otsutsuki level ang lakas dahil awakened na nga itong si Code. Pero mukhang magiging madali nga lang ito para kay Boruto dahil dito nga ay ipinakita nga sa atin ang bagong jutsu ni Boruto, ang Rasengan. Pero hindi nga lang ito isang simpleng Rasengan dahil mukhang bagong variation nga ito ng Rasengan. So sobrang dami na ngang variations na nagawa ni Boruto sa Rasengan. Andyan nga ang Vanishing Rasengan, andyan ang High Compression Rasengan, Wind Style Rasengan, Rasendan, o Rasen Bullet na ginawa ni Momoshiki. At dito nga, dito sa chapter 2 ng Two Blue Vortex ay posible nga na ito na yung pinakabago at pinakamalakas na Rasengan variation sa lahat. Dahil nga nagdesisyon na dito si Boruto na patayin o paslangin itong si Code. E dito nga in-unleash ni Boruto yung bago niyang Rasengan variation. Ito nga ang Rasengan Uzuhiko. At dito nga eh may pumaligid na swirling chakra at wind sa paligid ni Boruto. Yung same phenomenon na nangyayari kapag nagpo-form ng chakra o nagmumold ng chakra ang isang Rasengan user sa palad niya. Pero hanggang dyan nga lang yung chapter, hindi nga ipinakita sa atin yung epekto at yung magiging kapangyarihan o lakas ng jutsu na to. Hindi ko rin kayang i-imagine guys kung ano yung magiging itsura nito sa next chapter. Pero siguradong sobrang angas to at super excited na nga rin akong mabasa yung buong chapter 2 ng Boruto 2 Blue Vortex. And also yung chapter 3 na ilalabas din next month. Pero itong chapter 2 nga ay officially mai-release sa September 20, 11 PM. Kaya abangan nyo guys yung full review natin sa chapter na to after a few days. Kaya don't forget to like, follow, and subscribe para updated ka. Kita-kits tayo sa susunod na video. Andre Senpai out. Happy weekend sa inyong lahat. Abangan nyo yung mga videos natin. Peace!